ulit sa aking channel. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman kasama ako. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Grace. And kung bago ka lang po sa channel ko, please do subscribe, like, and share na din po. So for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano kami mag-alaga and mag-propagate ng halamang Monstera adansoniae. Ito po siya. And as you can see, meron pa rin po ako ditong isang halaman. Ito po is si Amidrium medium. Ayan. Marami rin po kasi yung nalilito kung si Amidrium ba ay kapamily ng Monstera. So, ayun. Ang alam ko po is hindi sila magka-family. So, ayan. So, ang unang-una natin gagawin guys is alamin natin kung ano yung pagkakaiba nilang dalawa. Ito muna si Monstera adansoniae. Kung nakikita nyo po, iba yung kaniyang dahon and mas malalaki po yung butas niya. So, ayan siya. Ito. Samantalang, itong si Amidrium. Amidrium medium po ito. Kung nakikita nyo, yung mga butas niya is maliliit lang talaga. Ayan. Tapos, ang difference pa rin nila, kapag matanda na po yung dahon, ay nagkakaroon siya ng biak na ganito guys, oh, ayan. Compare dito kay, ano, kay adansoniae na hindi, malalaki lang yung kanyang butas, pero hindi siya nagkakaroon ng ganitong hiwa. So, ayun. And isa pa guys, etong si Amidrium, so kung nakikita nyo, ang haba na ng kanyang, ano, mga sanga-sanga, ayan. Pero wala siyang, ano, wala siyang dahon. Tapos, mas mabilis talaga si Amidrium humaba compare dito sa aming Monstera adansoniae. So, ayan. Tapos, guys, yung kulay ng dahon nila is magkaiba talaga. So, ayan. Kung nakikita nyo yung kulay niya, ganyan yung kulay ni adansoniae. Ayan. Tapos, eto namang si Amidrium, mas super green siya compare talaga dito kay ating adansoniae. So, ayan. Mas super green siya. So, tapos na tayo guys sa comparison. Doon naman tayo sa kung paano sila alagaan. Halos naman magkakaparehas lang yung care para sa kanila. So, sa soil muna tayo. Dapat po, ang soil na gagamitin natin dito sa dalawa ay well-draining soil. So, ano nga po ba yung well-draining soil? So, sa aming garden, ang lagi namin ginagamit is rice hull and garden soil. Pwede pong purong rice hull ang gamitin natin kapag yung rice hull na gagamitin natin ay yung medyo nabubulok na po. Wag lang po yung sariwang-sariwa. Kung sariwang-sariwa naman po yung ating rice hull, pwede po natin silang lahukan ng garden soil or yung loam soil. Ayan po ano. Tapos, magkaparehas po sila ng gamit naming mixed soil. Silang dalawa. Tapos, after natin sa soil, dapat din po, kapag tayo magtatanim ng kahit na anong halaman, dapat yung ating pot na gagamitin ay may proper drainage po. Para hindi sila maipunan ng sobrang madaming tubig na nagkukos po ng root rot ng ating halaman at nagiging sanhi ng kanilang pagkamatay. So, ayun. So, tapos na tayo guys sa medium na ginamit natin. Ang sunod naman po ay kung saan ba natin sila dapat ilagay. Ang mga Monstera po, kahit anong Monstera ay ayaw ng direct sunlight. Ang gusto po nila ay sa bright and direct sunlight. So, kung hindi naman po natin maiiwasan na matatamaan sila ng sikat ng araw, make sure lang po na yung sikat ng araw na yon ay yung morning sunlight lang po. Kahit po hanggang alas 9 ng umaga is okay lang, natutolerate po nila yon. Pero yung 10 at the rest pa po is dapat hindi na sila natatamaan kasi yun yung magkukos ng pagkasunog ng dahon ng ating halaman. So, ayun. Ganun din po dito si kay Amidrium. So, kung natatandaan nyo po na ang mga Monstera na mga ganitong halaman ay nag-originate talaga sila sa forest. So, sa forest, hindi sila natatamaan ng masyadong madaming sunlight kasi ang mga Monstera po at ito
ay gumagapang po sa malalaking puno. Ayan, gumagapang po yan, kaya meron din pong pole ito, itong aming mga halaman, is para magkaroon siya ng kapitan pataas. So kung kakapit po kasi itong si Monstera, mas po lumalaki yung kanilang dahon, unlike kapag nakababa. So pwede naman pong hindi tayo gumamit ng pole, pwede naman pong hayaan natin siyang lumawit. So ayun, lalo na kung may shelves tayo na mataas sa ating loob ng bahay or sa ating terrace, mas maganda po silang lumalawit sila para decoration na rin natin sa ating bahay. So guys, kung ilalagay pala natin sila sa ating loob ng tahanan, so make sure lang po na hindi sila dun sa natatamaan ng direct na buga ng aircon. Hindi po kasi nila matotolerate yung sobrang malamig. So ayun. Kung maaari po is dun siya sa makakakuha pa rin siya ng sikat ng araw or yung init. And kung sa loob din po natin ng bahay sila ilalagay, make sure lang po na high humidity yung ating loob ng tahanan, kasi si Adansoni ay nanggaling nga po sa forest, so mataas ang humidity doon. So kung wala po tayong humidifier, pwede po tayong magmisting and pwede po tayong gumamit ng pebble tray. So ayun, sa mga hindi pa po nakakaalam, kuha lang po kayo ng plate, kahit anong plate, tapos lagyan nyo po ng bato, tapos lagyan nyo ng tubig, and make sure lang po na yung tubig is hindi aabot dun sa ating pot, kasi kapag pinaabot natin dun sa pot yung tubig na ilalagay natin, aabsorb lang nung ating soil yung tubig. So dapat po ay nakatungtong lang siya sa bato, pero yung tubig is mas mababa po. So ayun, kasi yung tubig is mag-i-evaporate yun and magmumoist papunta dun sa ating halaman. Kaya guys, kung meron kayong mga iba pang variety ng Monstera, mas maganda po na sama-sama sila, kasi nagtutulungan din po silang magpaganda ang isa't isa. So guys, pag magmisting po tayo, huwag tayong magmimist sa gabi. Pwede po tayong magmisting sa umaga and sa tanghali, yung sigurado pong matutuyo yung dahon ng ating mga halaman na minist. Kasi pag minsan po kasi kapag tayo nagmist, may mga natitirang, lalo na yung iba sa gabi nagmimist, may natitira siyang tubig dito sa mga dahon, and pag naipunan po yun ng tubig na tirhan and hindi siya natuyo sa magdamag, minsan po kasi ay nagko-cost yun ng pagkabulok yan, tapos pinupuntahan din yun ng mga insect. Ayan. So ayun guys, tapos na tayo sa kung saan dapat natin sila ilagay. Ang sunod naman po is pagdidilig, kung kailan ba dapat tayo magdilig sa kanila. So yung lagi kong sinasabi, wala naman po talagang schedule kung kailan tayo magdidilig sa kanila. Kasi depende po yun sa soil na gagamitin natin and kung saang lugar nakalagay yung ating mga halaman. For example, etong si Monstera ay nakalagay po sa loob ng ating bahay. Hindi po natin pwedeng isabihin na every other day didiligan natin sila. So hindi po ganun. Bago po tayo magdilig, lalong-lalo na kapag nasa loob ng bahay ang ating mga halaman, ugaliin po nating i-dip yung ating daliri ng 2 to 3 inches sa soil, and then kapag naramdaman po natin na basa pa yung ating soil, so hindi pa natin siya pwedeng diligan. And kapag wala na pong sumasamang kahit anong soil sa daliri natin, within 2 to 3 inches ng soil, pwede na po tayong magdilig. Isang indication na yon na kailangan na natin silang diligan. Kasi kapag hindi natin yun guys ginawa, baka mag-suffer sa root rot yung ating
halaman kasi sobrang basa na niya. Ang gusto lang naman po ni Monstera ay yung moist yung kanilang soil pero hindi totally dry. So alam ko pong nagigets nyo yun. So ayun, kung ayaw nyo naman pong i-dip yung daliri natin sa ating soil, pwede po kayong gumamit ng stick. Ayan, o kung may pambili naman po kayo, meron pong nabibili sa Shopee, sa Lazada, ng equipment na yon na magsasabi kung dapat na ba natin talaga silang diligan or hindi pa po. So ayun guys, sana napaliwanag ko sa inyo ng maayos kung paano tayo magdilig dito sa ating halaman. So kahit anong halaman po, i-apply po natin yung ganong pag-uugali kung nag-aalangan tayo o kung bago pa lang tayo sa pag-aalaga ng halaman, mas mabuti pong i-check natin kesa isapalaran natin yung ating halaman. So, ayun. So, guys, tapos na tayo doon. Doon naman tayo sa fertilizer. Kung tatanungin niyo ako, Grace, pwede ba tayong maglagay ng fertilizer sa ating mga monstera? So, yes po, pwede po tayong maglagay ng fertilizer sa ating mga halamang monstera. Kahit anong fertilizer naman po is po pwede, yung kung ano yung meron sa inyo, pwede po tayong gumamit ng complete, and katulad ng ginagamit namin, ang ginagamit namin dito is yung Osmocot. Yung Osmocot po ay slow release na fertilizer. Kapag nabasa or nagdilig lang tayo, saka lang siya mag-dispose ng nutrients para doon sa ating halaman. So, pwede rin po tayong gumamit ng mga organic fertilizer. Ayun, mas maganda po yun kapag organic fertilizer. Wala naman tayong pambili, katulad ng ginawa kong vlog. Kung hindi nyo pa po napapanood, ilalagay ko yung link sa description box. And dito sa taas, ilalagay ko siya. Yung ginawa ko pong organic fertilizer is yung hugas bigas. Maganda po yun sa kahit anong uri ng halaman. So, itry nyo po yun kung kayo ay nagtitipid. Mas maganda po yun gawin sa ating mga halaman. So, guys, take note lang po. Yung mga halaman po na nasa loob ng ating mga tahanan, paminsan-minsan po ay ilabas naman natin sila para makatanggap din sila ng morning sunlight and init. Kasi kailangan din po nila yon para mas mabilis po silang lumaki and lumago. So, yun. So, guys, doon naman tayo sa propagation. Ayan, ilalapit ko sa inyo to. Hindi ako makakapag-propagate ngayon kasi si Papa, kinuha na niya, pre-propagate na niya. Ito, ayan o. Ito o. Ayan. Binawasan na niya. So, ituturo ko na lang sa inyo guys kung paano. So, dapat kapag tayo magpo-propagate, ang pinaka-importante po ay meron na silang roots. Ayan. Kung nakikita nyo, may mga roots na siya. Doon natin siya ikakat kapag may kasama na siyang roots para sigurado po tayo na mabubuhay natin siya. So, dito natin siya ikakat. Ayan. Kung nakikita nyo po, ayan. Ayan. Dapat dito natin siya ikakat. Ayan. Tapos, make sure din po na may roots and nude yung kukunin natin kapag tayo magpo-propagate. So, ayan. Tapos, ang kukunin din po natin ay yung hindi pa masyadong mura. Mura na katawan para sigurado po na mabubuhay. Ayan. Ito, katulad nito. Ayan. Kasun ko kayo. Ayan, katulad niyan. Maano na po siya. Medyo matanda na. Pwede na nga po yan ikat, pero hindi ko pa siya ikakat ngayon. So, ayan. Pagkatapos naman po ikat yan, pwede po, may dalawa po tayong option. Pwede po nating ilagay siya sa tubig para doon natin pauugatin siya ng mas madami. And yung pangalawa naman po is direkta na agad siya sa soil. Pag sa water propagation kasi guys, yung una nating ginawa, mas nakikita natin kung may improvement na yung ating halaman, kung mas dumadami yung kaniyang mga ugat, and kung buhay pa siya. Unlike kapag sa soil po agad natin siya na nilagay, hindi talaga natin alam kung buhay na ba siya talaga, or nag-improve na ba, or nadagdagan na yung kaniyang mga ugat. Kaya mas maganda po yun na sa water muna natin siya ilagay. Pero depende po sa inyo yun kung saan nyo mas gustong
i-propagate si Monstera Adansoniae. So, ayun lang guys, ganun lang kadali yung ano, propagation nun. Hindi ko na sa inyo ma-demo kasi nga nakuha na ni Papa itong dapat ipopropagate ko. Nakuha na niya. Doon naman po sa mga gustong maging makapal agad yung kanilang mga halaman. So, ang gawin niyo po sa isang paso, magtanim kayo ng 3 hanggang 4 na puno kung maaari. Para po kapag nabuhay sila is mas malago agad. Ang kagandahan din po ng pagtatanim ng 3 hanggang 5 puno dito sa isang paso, minsan po kasi ay hindi po kasi talaga maiiwasan na walang mamamatay dun sa ating tinusok. Kaya mas maganda po na mas madami yung itusok natin para mas marami yung chance na may mabubuhay dun sa ating tinanim. So, ayun guys, sana po ay nabigyan ko kayo ng idea kung paano mag-alaga sa ating mga halamang monstera. And disclaimer lang po, hindi po ako expert. Yung mga sinasabi ko ay based lamang sa aming experience. So, kung meron pa po kayong ibang paraan kung paano natin sila alagaan, just comment down below po para alam ko and alam din po nung ibang mga tao na gustong mag-alaga ng ganitong halaman. So, ayun lamang guys. Sana po ay nag-enjoy at may natutunan ulit kayo. And kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please do subscribe, like and share na din po, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang video na gagawin. Thank you for watching! Bye!